Good morning! Marami po tayong nakikitang mga videos online kung saan sinasabihan na po tayo na kapag gumamit tayo ng biochar, magiging mas maganda daw po yung ating mga halaman and mas magiging mataas po yung ating ani. So tayo po dito ay gumawa ng mga experiment para po mapatunayan kung totoo nga po na nakakaganda ng halaman yung paggamit ng biochar bago po tayo mag-transplant sa ating garden. So abangan niyo po yung ating comparison sa video na ito. Ayan, dito muna tayo sa unang garden and ipapakita natin yung naging result nung paglalagay po natin ng biochar dito sa plot na to bago natin taniman. And as you can see, di ba parang darker yung lupa? Kasi nga po, kasama sa land prep natin yung paglalagay ng biochar dito. And then ito, ganito na po yung ating mga halaman. So halos kasing taas. Actually, mas mataas pa siya dito sa ating stick. Ngayon. Ayan. So same lang din po sa mga iba pang halaman dito sa plot na to. Na ginamitan natin ng biochar bago po natin sila taniman. Ngayon, pupunta naman tayo dun sa pangalawang plot natin kung saan po papakita natin kung ano naman po yung height ng halaman. Oh, by the way, yung dalawang plot natin ito at saka yung kasunod, ginamitan din po natin sila ng liquid fertilizer. So, pareho lang po yung amount ng liquid fertilizer na nilalagay natin. Ang pagkakaiba lang, ito pong unang plot na to ay may biochar. Yung pangalawa po ay wala naman tayong nilagay na biochar. So, ayun, mag-proceed po tayo dun sa second na plot. Dito na tayo sa pangalawang plot natin. And kung mapapansin nyo, mas maliliit ng kaunti itong mga to compared doon sa nauna. And pag minessure natin siya, ayan, almost half pa lang din siya dito sa ating stick. Pero maganda naman yung tubo niya dahil nilalagyan din natin siya ng ating ginawang organic liquid fertilizer. Ayan. So okay lang din siya. Yan, so ganyan lang din yung kalaki niya. Pero, mas malaki pa rin po yung mga batch doon sa ating unang plot. So, ayan, ito po, wala siyang biochar. Pero, ginagamitan natin ng liquid fertilizer. Ngayon, dumako naman tayo doon sa pangatlong area. So, medyo lalakarin natin yung pangatlong area kasi doon siya sa malapit sa may mangga. Ayan, puntahan na natin yung third area. Daming ano, nalaglag na mga ano. May commercial break. Look! Ito pala yung ano, may commercial talaga. Ito yung ibon dito sa amin na laging nangaaway ng pusa. Ayan o. Hindi ka ba yan? Tapos ito naman, wala lang pakialam. Ayan, nandito na tayo sa pangatlong area natin. And as you can see, yan, medyo mas maliliit to kaysa dun sa pangalawa. Ayan o. Ito yung stick natin. Diba yung kanina, yung pangalawa, halos 3/4 na nitong stick. So, yung una, lagpas na ng stick. Yung may biochar. Yung pangalawa, na may liquid fertilizer, halos 3/4 ng stick. And itong wala tayong ginawang kahit anong soil amendment. Walang kahit anong fertilizer. Ayan sila. Medyo matamlay. Ito pa. So, ibig pong sabihin, effective po talaga yung paggamit ng biochar doon sa ating garden. So, kung ano po, makakagawa kayo, then it's a good soil amendment para po mas maging malusog at mas maging maganda yung ating mga halaman bago po natin sila, I mean, bago taniman yung mga garden natin. So, ayun, pwede po natin silang gamitin sa ating soil preparation. Ayan, so yan po yung feedback natin. So, basically, maganda po ang paggamit ng biochar sa ating garden. Thank you for watching!